No? So, welcome back mga ka-tips. Tonyo Starks po ulit para sa isang namang edisyon itong ating karera tips and analysis or karera guia, di ba? So, ito dito natin makukuha yung mga impormasyon na nare-research lang din naman natin. No? So, kung wala rin lang kayong time, eh dito na natin ilalahad yan. No? But again, these are all information lang. No? Hindi naman ito talaga yung mga galing sa mga bibig ng ibang tao na nababalitaan natin. No? Wala tayo yan. Again, simpista lang po tayo. So, kung ganitong mga impormasyon yung hanap mo, eh, nandito ka na sa tamang channel. Okay? So, bago ka lumayo, eh, palike na lang itong ating video para mas marami rin tayong marating. No? Mas maraming mapuntahan at kumbaga maipresent ni YouTube itong ating video sa iba pang mga nagre-research. Okay? So, simulan natin. Let's get it on. September 1, 2022, Metro Turf, Malabar, Batangas. Again, kung nandito ka para bumawi, eh, sana nga makabawi tayo. Okay? So, simulan natin. Daan natin ang ating mga usual portions. So, ayan. Shoutouts. Outs, outs, outs. Okay? So, shoutout ha, dun sa 13 na bago nating subscriber. No? Maraming maraming salamat at dininig nyo yung aking hiling, di ba? So, ikaw, kung umabot ka rito, shoutout na rin sa'yo, di ba? So, good luck sa pangangarera. And syempre, bago ka tumuloy, please hit the like, subscribe, and the notification bell. Malaking tulong yan sa aking channel. And sana itong impormasyon no, na makukuha mo dito, makatulong din naman sa'yo. No? Kung gusto mo yun lang kontrahin yung mga tips natin, pero kung tumatama ka naman, eh, ayos lang yun, di ba? Kontrahin mo, walang problema. Kung tumatama ka naman dahil sa tip natin, ayos lang din. Congratulations sa atin. Kung gano'n. Okay? So, yun lang. Daan natin ang isa pa nating portion. Oh! Nakakalimutan ko. No? Shoutout pala sa aking mag-ina. Oh. Hindi ko pwede makakalimutan yan. Lalay, anak ko, nandito. Nanonood. No? So, shoutout sa'yo. Dad loves you so much. Okay? So, again, let's support local business. No? Ito yung huling portion natin. Mundi River Green. Sa tabi lang po yan ng OB Montessori sa Santa Ana. No? Pasok lang kayo sa loob ng building ng River Green. Nasa ground floor lang po yan. Kung ayaw nyo puntahan, may Food Panda, may Grab Food, at marami rin business sa paligid. Again, let's just support local business in general. Alright, race number 1. Simulan natin kagad ng mahirap. Ano? 2-year-old maiden race. At alam nyo naman, kung po pwede kayong mag-single, siguro isa-isa na. No? At the most, siguro dalawa no? Sa mga 2-year-old maiden. O sa kahit anong maiden, di ba? Kasi palagi nga ng, kaya nang palagi ko sinasabi, miracles do happen, lalo na sa maiden race. No? Yung mga yan, mga nakapigil pa yan. Eh, no? So yung mga kahit nga natalo pa yan, o pwedeng nakapigil pa rin yan. Okay? So, tingnan na lang natin. Pero ako, isa na lang ang napupusuan ko dito, no? Yung race number 1, iwo 1 for the road ko na yan. 1 for the day. 1 for kung ano man. Okay? At yan ay yung numero 2, no? Sonic Clay. Okay? Couple entry pa yan ni Cole is a roll. Pero, ang alam ko yung Sonic Clay, ang may magandang pruweba rito. Ha? So, pero kung may alam ko yung debandera, dito sa maiden na to, walang problema. Dahil mag-ising karera lang to, 1,200 meters. Pero tayo sa race number 1, 2 na lang. Sonic Clay, Cole is a roll dahil may 1.26 to. Nung huling takbo ko, di ako nagkakamali. So, ibig sabihin may 1.12, 1.13 yan sa race number 1. So, kung gagawin niya yan, patok na siguro para sa akin. Kaya, 2 na lang tayo. Alright, race number 1, bahala na siya. Sa race number 2, dito tayo nagdagdag ng konti at sa ibang mga karera. No? Etong race number 2, condition race 23 naman. No? At kung problema ang pagbabasihan, syempre, pang-primera natin, yung numero 7 na si Kusing, ha? O, lumatagal-tagal kung di nakita yata nanalo ito, no? Kusing, ano ba? So, tingnan natin kung dito, maipapanalo niya na ito, no? Kung hindi naman, meron tayong dibandera na tingin natin po pwedeng sumilat, yung numero 3 na si Magnitude 8, no? Si Magnitude 8, nananalo yan sa 1,200 meters kadalasan, no? Hindi na niya kaya bumandera ng mahaba, pero sa 1,200 meters, baka makadali, okay? Sa tingin ko kasi 1.13, 1.14 magkakatalo to at nandiyan sa paligid na yan yung mga pruweba nilang lahat. Okay? So sa race number 2, quick recap, dalawa lang tayo dyan, 7, Kusing, 3, Magnitude 8. Race number 3, 16.21 split. Etong 16.21 split na to tingin ko sa 1.12 rin magkakatalo. No? At dahil 1.12, syempre dun tayo sa 1. Yan ang ating pamprimera dyan, si Pendant. Si Pendant, tingin ko kayang gumawa niya ng 1.12 base sa huling takbo niya, no? At kung hindi naman siya, meron ako isang pandihado siguro. Sana madihado, no? Kasi silip na naman ng mga tao ito, no? Kaya hindi natin malaman kung paano nakababarin ito rito. Pero nandiyan na rin siya, numero 3. Prince 1. Okay? So, yung dalawang yan ang ating napupusuan na sa tingin natin, pwede mag 1.12, 1.13, no? Sa 1,200 meters dito sa Metro Turf. So, quick recap lang. 1, Pendant, 3, Prince Uno. Sa race number 4, ayan, dito naman, 16.21 split ulit, no? Hinati pa, hindi na lang ginawang pull gate. Meron ganun talaga, kailangan punuhin ang pitong karera, no? So, sa race number 4,
Pampremera natin dito yung numero 6 na si Jing Jing. Although natalo to nung nakaraan, no? Yung huling takbo nito, segundo lang siya kay Rockaway, pero may 1.25, halos 1.26, no? So sa tingin natin sa 1.12, 1.13, magkakatalo ito. So pampremera natin siya dyan. Panigundo natin, baka madihat pa rito yung numero 2, Backwit Bay, ha? Si Backwit Bay, kung di ako nagkakamali, nasa 28.33 ito dati, bumaba rito eh. Kung di ako nagkakamali lang naman, ha? Pero kung mali ako, ayos lang din naman. Kasi proweba lang naman yung gusto ko. At alam ko, kaya niyang kunin yung 1.12, 1.13 yan. So, pandihado natin yan dyan. At may isa pa, yung bumaba ng grupo na 4, matagal ko nang inaabangan ito manalo, no? 22.27 ito galing ngayon, 16.21, numero 4, Namaskar. Okay? Baka lang mag 4.44, eh, di ba? Sama ko na yan dyan. So, yan. Quick recap sa race number 4, sa East Jean Genie, tapos dalawang dihado. 2 na si Backwit Bay, at 4, Namaskar. Sa race number 5 naman, pampremera natin dito yung sa East King Wash Dirt Bigana, no? Ang bigat kasi ng dala ni Magnum Force, no? Isang aparador. Pero siya na rin yung ating panigundo dyan, no? Tingin kasi natin, kaya pang mag 113, 114 yan kahit nagyan yung dala-dala niyan, ha? Pero dalawa lang ating napupuso dito kahit na medyo mababang grupo, no? 6-10 split ito, ha? So, anything can happen. Again, sa lahat naman yan, may mga panalo naman yan, lahat naman yan, apat ang paa. Pero dito sa race number 5, dalawa ang ating napupusuan, size King Wash Dirt Bigan, alam ko may tuling yan, at 2 Magnum Force. Sa race number 6, tingin ko makakaulit pa to, no, yung numero 2 na si The Price Is Yours, no? Impressive win nung nakaraan, ha? Nung nakaraan ang tempo nito 1.27, no? Halos 1.28. So tingin natin kaya mag 1.13, 1.14 din ito. So tingnan lang natin kung mauulit niya, no? Kasi no bearing yung nakaraan niya, eh. Alright, so baka makaulit pa dahil ibig sabihin, same group naman yung mga kalaban niyan, di ba? Panigundo natin yung numero 1 na rin, na si Lady Khaleesi. Parang matagal-tagal ko nang hindi narinig din na nanalo to, no? So tingnan natin, sana naman, manalo na siya. Alright, so yung dalawang yan, ha? Tatry natin na pababain yung ating ano dito, oras, no? So 2, The Price Is Yours, at 1, Lady Khaleesi. Yan tayo sa penultimate race, race number 6. And finally, race number 7. So sa race number 7, syempre kailangan natin magsama ng mga pangbingguhan, di ba? Kasi syempre, gusto natin tumama ng medyo maganda-ganda sa winner take all. So pampremera natin dito yung tingin natin may magandang pruweba. Numero 9, Attractive Force. Attractive, di ba? So yan ang ating pampremera. 8 na rin ang ating panigundo, Mark of Distinction. Tingin natin sa 125, 126. Pwede magkatalo to, no? Pumas muna ako kay Dugong Bugaw, Prime Time Magic. Tingin ko medyo mataas na sila dyan, no? Base sa mga performance nila noong nakaraan, feeling ko mas komportable sila sa 16-21, 22-27. Panel 0, tsaka paningit natin dito 7, Grand Laughter. Yung mga panilat lang yan, at 3, Oktubre 14. Okay? So yan tayo sa race number 7. Again, paratingan yan, ha? So tingin natin, baka lang magkaroon ng milagro dyan, di ba? Pero yan natin, just a quick recap, 9, Attractive Force, 8, Mark of Distinction, 3, Oktubre 14, 7, Grand Laughter. Okay? So again, yan po ang ating giya, September 1, 2022, Bermans na po, Metro Turf, Malbar, Batangas, no? So can you feel it? Diba? Ramdam na ramdam nyo na, Bermans na. Ano naman tayo mga Pinoy, festive na festive tayo, no? Pero huwag nyo ubusin, ha? Huwag nyo ubusin, malaging may karera, weekly may karera, between 5 to 6 races yan, every week. So, 5 to 6 na karera yan every week. So, huwag kayong mawala ng pag-asa. By this time, kung madagal lang kayo nakangarera, dapat medyo sanay na kayo. Okay? So, bawi lang na bawi. Every dog has its day, di ba? Kung baga para panahon lang yan. Weather. So, huwag niyong ipilit. Kaya na sinasabi ko at baka dumugo. Okay? So, hanggang dyan na lang muna. Oh, bago tayo mares, please hit that like, subscribe, and the notification bell. Sana yung mga impormasyon na ito makatulong sa inyo. At kayo naman, makatulong din naman sa akin. Palike-like na lang dyan. Hanggang dito na lang po muna. Tonyo Starks, paalam. If you like this video, hit like, subscribe, and hit the notification bell. Thank you.